So, Unified Products and Services, guys, nag-start po siya last November 11, 2011. Yan, kung gusto niyo po malaman kung gaano po siya ka-legit, 9 years na po yung company po natin, guys. Grabe. Sabi nga nila, malalaman mo kung stable yung company pag nakalagpas na po siya ng 5 years. Guys, 9 years na po yung company po natin. So, very stable po yung company po natin. So, ang may-ari po nito ay walang iba po kundi si Pres Emmanuel Manny Pascual. So, dati siya nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas at saka accountant by profession. So, ito po yung mga company ni Pres. Pascual Group of Companies. Grabe, napakaraming company ni Pres at isa na po yan yung negosyo po natin na si Unified Products and Services. Okay? So, ngayon, in terms of legalities, yan. Meron po tayong SEC registration. Yan. Meron din po tayong BSP registration kasi ang negosyo po natin is remittance kaya meron po tayong dyan. Tapos meron din po tayong business permit. Yan. Ngayon, so sa ganda po ng negosyo po natin, yung main office po natin sa Quezon City, pero nag-expand na po siya. Kasi meron na po tayong office sa Bacolod, sa Cebu, sa Butuan, sa Davao. At ang good news niyan, hindi lang local kasi pati international, meron na din po tayong mga offices doon. Meron po tayo sa Hong Kong, sa Malaysia at saka sa Dubai. Grabe. Guys, sabi nga, global business for global community. Kaya yung negosyo po natin, hindi lang Pilipinas, pati abroad. Pwede po siya. Ang good news po, online yung negosyo natin. Kaya walang problema kung saan ka mang area ngayon. Okay? So yan, so ano po ba yung main product natin? So yung main product po natin is yung tinatawag po natin na e-cash. Ano po ba yung e-cash? Pagpunta ka kay Globe, GCash, di ba? Pagpunta kay Smart, Smart Money. So pag e-cash po yung pag-usapan, kay Unified po yan. Ano po ba yung e-cash? E-cash or electronic cash? Yan, so electronic cash. Okay? Kung magustuhan mo po yung negosyo, bibigyan ka po ng company na tinatawag po namin na e-cash account. So ano po yung e-cash account naman, Sir Christian? So yung e-cash account, para po siyang Facebook. Diba sa Facebook, meron tayong sariling username, meron tayong sariling password, tapos pagpasok natin doon, like, share, comments, feeling happy, feeling great, feeling joy. Ang tanong, pag wala kang negosyo sa Facebook, kikita ka ba? Hindi, di ba? So ngayon, ang good news, meron din po tayong sariling username, meron tayong sariling username at password. Tapos ang pagpasok po natin, negosyo. Ang tanong, pag negosyo, pag-usapan, may income ba? Siyempre, may income. So, ano po ba yung mga negosyo yan, Sir Christian? Yan. So, ito po yung mga negosyo po natin. First, meron po tayong remittance. Remittance business. Yan. Kung familiar po kayo kay Emlolier Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, Cebuana Lear Pawn Shop, di ba? RD Pawn Shop. Pawn Shop yung pangalan nila. Pero yung main services na ino-offer nila is pera padala. Di ba? Remittance business. Kung gusto mo pong magkaroon ng sariling remittance business, si Western Union lang po yung napapranchise dyan, which is 1 million. Eh kung wala kang 1 million, paano? Ang good news niyan, no need mo na po magpalabas ng 1 million. Kasi po, yung remittance business natin, nasa loob na po yan ng ating e-cash account. Grabe, di ba? May e-cash account ka, meron kang sariling remittance business. So ang pangalawa, meron po tayong ticketing business. Alam naman po natin ang Philippines is one of the tourist destination. Kung gusto mong magtayo ng sariling ticketing business mo or travel and tour business mo, kailangan mo mag-ban po niyan sa mga airlines which is 300,000 to 500,000 per airline. Ang tanong sa local, ilan po ba yung airline po sa atin sa domestic lang? May PAL, may AirAsia, may Cebu Pak, may Ziggo, may Zis Air. Okay, yan na lang. Pagpalagay na lang natin 5. Tapos nag-cash ban ka ng 300,000 pesos. O magkano yan? 1.5 million din yan ang aabuton yan para meron kang domestic na ticketing. Ang good news niyan, kung gusto mo magdagdag ng international, kailangan maging member ka ni IATA. Diba? Ang good news, magkano ba yung franchising sa IATA? Para maging member ka sa IATA, kailangan mo din magpalabas ng million. So ngayon, pag may e-cash account ka, mayroon ka ng ticketing business. So yun yung ano guys, napakagandang negosyo po natin. Yan, meron din po tayong bills payment business. So bills payments, normally saan po ba tayo nagbabayad ng bills? Sa SM, sa Robinson, sa Ayala, di ba? So ngayon, pag nagbabayad tayo ng bills, ayan. So normally, kung gusto mo magkaroon ng ganitong negosyo na bills payments, so Bayad Center lang yung nagpa-franchise dyan, so which is owned by Meralco. So Bayad Center is 700,000 to 1.2 million. Kung wala kang ganung kalaking kapital, sorry na tayo, di ba? Ang good news niyan, pag may e-cash account ka,
meron ka agad automatic bills payment business. Yan, grabe. At ang good news, ito pa, good news guys ha, kasi si Bayad Center mismo, official partners na po ng ating company na si Unified Products and Services. Yan, grabe no? So ngayon, meron pa po tayong pang-apat, which is yung tinatawag po natin na loading. So I'm privileged to say that we are the first company na nag-offer po ng hindi lang po local loading, kundi pati pa po international loading. Di ba? Grabe, international loading guys, pwede mong i-load kahit nasa Pinas ka. Iba, iba yung negosyo mo pa ganun. Di ba? So meron po tayong sa domestic loading, yan yung mga Globe, mga Sun, mga Smart. So meron tayo yan, meron din po tayong mga call cards. Yan. So kung gusto mo, pag meron ka pong e-cash account guys, meron ka na po agad automatic na loading business. So yan. So meron din po tayong hotel booking. So ang kagandahan po nito, kasi local at saka international po na mga hotel, yung connected po sa atin. Tapos meron din po tayong travel and tours. Ano po ba yung travel and tours? Yun po yung mga 3 days 2 nights to Boracay, 3 days 2 nights to Hong Kong, 3 days 2 nights to Palawan. So yan po yung mga travel and tours na pwede din po natin ma-offer kapag meron ka pong e-cash account. Yan. Tapos meron din po tayong insurance. Yan. So pag member niyo po kay Unified, automatic bibigyan po kayo ng company ng 100,000 personal accident insurance plus 10,000 burial assistance. At ang good news, wala pa pong naka-claim. Yan. Baka po meron po diyang gustong mag-claim. Joke lang po 'yan ha, 'di ba? Guys, 'yan po yung mga negosyo po natin. Sir Christian, sobrang ganda naman yung mga negosyo niyan na 'yan. Magkano po ba 'yan? 'Yan, no? 'Di ba? So, yung mga binanggit ko po, aabot po talaga 'yan ng 4 to 5 million para magkaroon ka po. Kung gusto mo magkaroon ng ganitong negosyo pa isa-isa sa labas, aabot po yan ng 4 to 5 million. Ang good news, kasi dito po sa Unified, in-offer lang po yan ng company po natin for only 14,998. Imagine, 14,998 lang. One-time investment po yan, lifetime benefits, wala pong kuta, walang maintenance fee, walang renewal fee. So hindi po siya refundable, pero pwede po siyang i-transfer po sa pangalan ng pamilya po natin. Diba napakagandang negosyo? One time ka lang magbabayad, tapos yan na yung negosyo mong makukuha. 14,990, napakamura. Diba? Napakamura. Kung naano nyo yung sinabi ko kanina, na pag inaisa-isa natin yan, so aabot ng million, tapos dito 14,998 lang. Grabe. Kaya nga nung nakita ko yung negosyo na to, hindi pa ako mahilig sa negosyo ha, kasi yung papa ko maraming negosyo, pero wala pong umasenso talaga. Kaya ako, naisip ko, hindi ako magninegosyo kasi nakita ko sa papa ko na hindi siya umasenso. Pero nung nakita ko yung negosyo na to, guys, grabe, para mong nabuhayan po yung loob ko na magnegosyo. Kaya po nandito ako sa harapan nyo kasi nakita ko po, 14,998 lang yung capital. Diba? Sir Christian, maganda yung services po natin, maganda yung negosyo natin, maliit lang yung capital, pero paano po ba tayo kikita dyan? Diba? Yun yung normally na mga tanong po natin, paano po ba tayo kikita dyan? Okay? So first, yan, remittance po tayo, no? So partners po natin si Cebuana, si Western Union, si Smart Money, meron din Digitas, mga bank. So marami pong mga partners po natin sa remittance. Pero ito po yung pinaka-primary po talaga na pinopromote po namin. Ito yung tinatawag na e-cash to e-cash. So ano ba yung e-cash to e-cash? Okay? So pagpunta ka sa Cebuana, magpapadala ka ng pera sa Cebuana, i-claim sa Cebuana. System to system, Cebuana to Cebuana. The more na lalaki yung padala mo, the more lalaki din yung charges. Tama? So ngayon, dito po sa atin, sa Unified, meron po tayong tinatawag na e-cash to e-cash, which is member to member, system to system din, na kung saan any amount up to 50,000 na padala mo, only 25 pesos na po ang charge. Imagine. Up to 50,000, 25 pesos lang ang charge. Grabe. Napakagrabe po talaga. Di ba? So kaya yan po yung pinopromote po namin kasi isa po yan sa pinaka-lowest rate in terms po sa remittance dito sa Pilipinas. 25 pesos lang, oh. Pwede ka na mag-send ng 50,000 yan. Di ba? Try mo dun sa mga ibang remittance center. Magkano yung 50,000? Sobrang mahal. So sa atin, 25 pesos yan. Kaya yan po yung pinopromote po natin. E-cash to e-cash. Okay?
So ngayon po, meron po tayong pangalawa, yung tinatawag po natin na domestic ticket. So sa domestic ticket po, ano po ba yung ibig sabihin nun? Nag-book ng ticket from Cebu to Manila, Cebu to Davao, Cebu to Boracay. So yan po yung domestic ticketing. Okay, ang good news niyan, so paano tayo kikita dyan sa domestic ticketing, Sir Christian? Yan, earn through markup from 150 to 500 pesos per way per person po yan. Okay, so pagpalagay na lang po natin ito. Nakita mo yung negosyo. Excited na excited ka. Pinost mo sa Facebook mo. Thanks God. Yan. Open na ang aming travel and tour business with remittance. Book your ticket now. Grabe, di ba? So, yun yung i-comment mo. Tapos yung mga ads natin, yun yung gamitin mong ads, i-post mo sa wall mo. So, meron lang pong dalawang tao magtatanong yan. Kung una, grabe mare. Kahapon, nangutang ka pa ng 1,000 sa akin. Ngayon, meron ka ng travel and tour business. Diba? Yun yung unang friend mo. Paano mo ba yan ginawa? Pangalawang friend, magtatanong yan, mare, grabe, ganda ng negosyo mo. Pabook nga ako ng ticket, Cebu to Manila. Okay? Diba? Cebu to Manila. Domestic yan. Okay. Yung system po natin, ang concept po ng system po natin is para po siyang SIM card. So sa SIM card, pag wala tayong load, di tayo pwedeng mag-text or mag-call. Di ba? So sa atin din sa system po natin, 14,998 is a franchise fee or bayad po sa system. So para po natin magamit yung mga services, lalagyan lang po natin yan ng pondo. So ang kagandahan po niya, kasi wala po siyang ano sa pondo, kung magkano lang yung gusto may pondo, wala pong problema. Okay? As long as kasya siya doon sa transaction mo. Okay? Pag talagay na lang po natin, nagpondo ka po ng ano, 5,000 pesos. So, asan tayo pwede magpapondo? Pwede sa mga outlet po natin, pwede din sa mga bangko, pwede din sa mga partners natin na maraming pondo. Okay? So, ngayon, nagpondo ka ng 5,000 pesos. Ang good news, yung friend mo na nagpabook ng ticket, Cebu to Manila, chineck mo sa system, may nakita ka na 1,000 pesos. Since friend mo siya, sa Bisaya pa, wailuluoy. Sa Bisaya, yun ha. Sa mga Bisaya na nakarelate dito, tatawa siguro yan sila. Okay, wailuluoy sa Bisaya pa, nag-markup ka po ng 500 pesos. Grabe, di ba? Oh, so, yung ibibigay ng nabayad ng friend mo is 1,500 pesos. Okay, so yung income mo na po dyan is tumataginting na 500 pesos. Pero ang good news po niyan, doon sa pondo mo na 5,000 pesos, only the 1,000 pesos ang madidak. So yung 500 pesos na yan, kaching-kaching mo na po yan. Imagine, in just 3 to 5 minutes, kaching-kaching ka 500 pesos. Yan po yung rason. Isa sa rason po guys kung bakit ko po ginawa si Unify. Kasi noong nagtatrabaho po kasi ako, yung sweldo ko po, 8 hours ko pong pagtatrabaho is 550 pesos. Pero nung pinakita po yung negosyo natin na ganito, makabuka lang in just 3 to 5 minutes, meron ka ng 500 pesos. Doon po ako nabaliw. Doon po ako nabaliw. Sabi ko, grabe, hindi ko na pala kailangan magtrabaho ng 8 hours kasi sa negosyo pa lang ito, makabuka ko ng isang ticket, sold na ako. Di ba? Ang good news niyan, 1 million po yan. Di ba taga Cebu yung friend mo? Taga Cebu. Babalik ng Cebu. Okay. Round trip, meron kang 1,000 pesos. Normally, ang Pinoy, pag nagta-travel yan, either family or grupo. Kasi pupunta nga lang ng CR, magtatawag pa yan kung sinong kasama pupunta sa CR. Diba? O. Pagpalagay na lang po natin, 5. Grupo or family. Tapos round trip, meron ka po niyang 5,000 pesos. Imagine, 5,000 pesos, 5 booking mo lang, meron ka ng 5,000 pesos. Diba? Napakaganda. Napakagandang negosyo, guys. Grabe talaga. So ngayon, meron din po tayong international ticketing. Yan. Sabi ko nga, international ticketing. So, biyaheng Cebu to Korea. Yan. Biyaheng Cebu to Japan. Mga ganon. Biyaheng Manila to Europe. So yan, mga international ticketing. So, paano tayo kikita dyan? So, sa international ticketing, earn through markup from 750 to 1,000 pesos per week per pax. Ngayon, pagpalagay na lang po natin na yung minarkup mo is 1,000 pesos. Okay? So 1,000 pesos yung minarkup mo. Tapos yung round trip na ticket. Kasi pag normally, nagta-travel tayo abroad, tapos hindi tayo magtatrabaho doon, hindi tayo OFW,
normal rin, may ano talaga yan, round trip ticket talaga yan kasi hindi ka makakalabas kapag wala kang round trip ticket. So, pagpalagay natin round trip ticket, meron kang 2,000 pesos. Pagpalagay na lang din natin grupo, lima, yan, meron kang 10,000 pesos. Imagine guys, imagine nyo po, makabook ka lang po ng limang domestic at saka limang international, sold na po yung 15,000 mo. Bawing-bawi na po yung 15,000 mo. Ticketing alone. Kaya, ROI po sa negosyo natin, sobrang bilis lang po talaga. Limang ticket domestic, limang ticket international, 15,000. Good or very good business? Very good business. Kaya napakaganda po ng negosyo po natin, guys. Yan. Pangalawa, bills payment. Yan. Sabi ko nga, saan tayo normally nagbabayad ng bills? Sa SM, sa Robinson, sa Ayala, di ba? So, pag nagbabayad tayo ng bills, namamasahe, nauulanan, naiinitan, nagugutom, pagdating nakalinya pa, di ba? In return sa convenience mo, guys, na hindi ka na pupunta pa sa mga bayad center, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na maiinitan, hindi ka na magugutom, hindi ka na lilinya, di ba? Yung system po natin, meron po tayong tinatawag na convenience fee, which is 10 pesos. Yan, 10 pesos convenience fee. Di ba? Kasi, kwento ko lang. Doon sa bahay ng ate ko, nung doon pa ako sa bahay ng ate ko, magbabayad ako ng bills, Globe bills, sa isang mall dito sa Cebu, sa Lapu-Lapu sa Cebu. Sasakay ako ng dalawang tricycle. 8 pesos, tapos another 8 pesos. So, 16 pesos na yon. So, tapos balikan, another 16 pesos. So, ibig sabihin, gagastos ako ng 32 pesos para magbayad ng bills. Di ba? Ang good news niyan, nung may system na ako kay Unified, only 10 pesos na lang yung babayaran ko. Very convenient, very convenient. Nakasave, nakasave. Ang good news, yan yung ginawa ko sa mga neighbors namin doon. Okay, dito na kayo magbayad ng bills. O, ang ginawa ko, humingi na lang ako ng system charge o service charge. Yan. So, kasi sa atin, pwede tayong humingi ng 5 to 15 pesos per transaction. So, sa akin, hinihingi ko is 10 pesos. So, instead, nagagastos kami ng 32 pesos, yung mga neighbors namin gagastos ng 32 pesos. Ngayon, ang magiging gasto na lang nila is 20 pesos kasi 10 yung sa system tapos 10 yung income ko. O, pagpalagay na lang po natin, meron kang 10 transaction sa loob ng isang araw. O, 10 times 10 which is meron kang 100 pesos. Times 30 days, meron kang 3,000 pesos. 3,000 pesos extra income. Grabe or grabe? Napaka-grabe po. Kasi yung 3,000 na yan, pwede mo na yung pangbayad sa bills mo eh. Sariling bills mo, di ba? Tubig, kuryente, internet. Oh. Yung kinikita mo sa ano, pagtatransak ng bills, pwede mo ang gamitin pangbayad sa ano? Pangbayad sa bills mo, di ba? Ganun po siya. Ganda. Guys, grabe. Yan, meron po tayong pangatlo, yung loading po natin. Pang-apat na pala, loading, no? Yan, so universal loading. Yan, so ang good news po niyan, di ba? Kasi, ito, paano tayo kikita niyan? Earn from outright commission. Every load wallet transaction, you will get 2% discount. So, ano yung paano po yan, Sir Christian? Di ba sabi ko kanina, nagpondo ka ng 5,000 pesos. So, yun yung primary na pondo natin na which is yung e-cash fund. Okay, yan yung e-cash fund natin. Every time kasi, na i-convert mo yan, itra-transfer mo yan, papunta sa load wallet para makapag-load ka, automatic kasi meron kang 2% discount yan. So, ibig sabihin pala, kung nag-convert ka ng 1,000 pesos from your e-cash fund papunta sa load wallet, automatic meron kang 20 pesos income, wala ka pang transaction. Grabe, grabe. 20 pesos, wala kang transaction, makita ka na agad. Ang good news niyan, every load transaction, you will get 2 to 4% discount. Depende po yan sa mga telco. Kasi yung ibang telco, may mga telco na 3%, 2% yung ano, discount 3% plus. Yan. Diba? So, ang good news niyan, kasi, normally, pag nagpapaload, may mga nagpapaload sa atin, nagdadagdag pa tayo ng 2 pesos, 3 pesos. Natry ko nga sa Manila eh. Gabi yun, yung single 5 pesos, tinanong ko, te, bakit ang mahal naman 5 pesos? Sabi niya, night shift differential. Kasi gabi daw, kaya 5 pesos yung charge. Imagine. Yan. O, yan po guys. Imagine. Sa loading alone, ilang beses kakikita? Tatlo.
Nag-transfer ka, nag-convert ka, meron kang 2%. Nag-load ka, meron kang 2 to 3% another discount. Nung nag-load ka, meron ka pang 2 to 3 pesos na hiningi. Loading alone guys, ah, tatlong beses ka nang kikita niyan. Grabe, napaka-grabe po talaga, di ba? Yan. So ngayon, ito insurance. Ito, napakagandang negosyo din to eh. Grabe talaga to, insurance na to. Kasi po, so paano po tayo kikita niyan? Yan. So, paano tayo kikita? Earn through commission from 200 pesos to 250 pesos per pack. So, kasi sa system po kasi natin, sa Malayan Insurance, personal accident insurance po yun eh. So, 100,000 personal accident insurance plus 10,000 burial assistance, which is 80 pesos lang po sa system natin yun. 80 pesos lang po sa system natin yun. Imagine, so pag IPG naman, 75 pesos lang. Sobrang mura talaga, di ba? Yung kaya nga yung iba nagtatanong, sobrang mura naman yan, sir. Ganun po talaga. Kasi big time po yung negosyo natin. Kaya nakakuha po tayo ng mga ganyang mga ano, na mura. Okay? So ngayon, pagpalagay mo na lang, binenta mo siya ng 300 pesos. Okay? 300 pesos. Ngayon, yung ano na yun, 20 pesos na yun, binayad mo sa ano, nagpa-print ka para sa policy nila na ibibigay mo sa client. Kaya meron kang 200 pesos na income. Okay, pagpalagay na lang natin, meron kang 5 transaction sa loob ng isang araw. So meron kang 1,000. Okay? Times 30 days, meron kang 30,000 pesos. Guys, sarili mo pa lang po yung ano ha, sarili mo po lang po yung transaction. Hindi pa po dyan sinama yung tinatawag natin na sub-agent. Na kung saan pwede kang maghanap ng mga kakilala mo na walang trabaho, walang ginagawa, tapos tuturuan mo sila na magbenta ng insurance. Na kung saan, guys, believe me, pwede kang kumita ng 300,000 sa insurance alone every month. Kung paano po yun, mag-join po kayo, ituturo po namin yan. Okay? So ngayon, yan po yung sa insurance po natin. So, 3 ways to open our e-cash account. So, tatlong paraan po para ma-open po yung account po natin. First, meron po tayong website application. So, yan po yung website po natin. Type nila po unify.ph. Yan. Tapos, yan po yung loob po ng system po natin. So, makikita nyo po yun yung mga airlines dyan. So, ang gandahan po ng system po kasi natin, lahat na po ng airlines, sa isang click mo lang, lalabas na po siya lahat. So, hindi po katulad sa, ano, mag-online ka na kung saan, open ka ng PAL, open ka ng Cebu Pack, open ka ng AirAsia. So, mamimili ka. Dito po sa atin, lahat po yun na flight, i-display na po yan ng system po natin. Ganun po kaganda yung negosyo po natin. Okay? So, ngayon, ito po yung sample po ng ticket. Yan po yung ibibigay po sa mga client natin. So, ngayon, paperless na tayo. Eh. Pwede mo na lang i-send sa email or sa messenger. Yan, kasi guard na lang titingin dyan. Tapos ito po yung desktop application po natin, yan. So, yan makikita niyo po yung mga services at nandiyan po yung ano yung kuya ko. Yan si yung kuya ko po nandiyan po siya. Tapos ito po yung pin ano, very handy sa lahat kasi pwede mo siyang mabitbit kahit saan. May Android phone ka ngayon, download mo lang to through Google Play Store. Login ka using username and password mo. Nasa trabaho ka man, nasa ibang bansa ka man, ano mang ginagawa mo ngayon, nasa bahay ka man, pwede mo siyang gawin. Kasi pwede siyang install sa cellphone mo. Alam mo naman, yung Pinoy, ang hilig sa ano, yung hilig sa cellphone. Kaya nga tinatawag tayo na ano eh. Ano ba yan? Sa Facebook, number one. Sa Facebook, sa ano social media, di ba? Tapos sa texting capital, number one yung Pilipinas din. So, mahilig talaga sa ano yung Pinoy. Kaya ito guys, sa cellphone mo lang, dala-dala mo na yung negosyo mo. Di ba? Napakaganda. So, ngayon, yan. Ang good news po niyan kasi yung pinakita ko po ng mga services po natin, yung lahat ng kitaan doon, only 20% lang po yun. Grabe naman yan, Sir Christian, 20% lang. Yes, guys, only 20% lang po yun. Ito po ang pangalawa, ito po yung 80%. Yung una po, yun yung first option po natin. Ito po is second option. So optional po ito ha. Depende po sa inyo kung gagawin mo o hindi. Pero kung gusto niyo pong kumita na, yayaman pa, I suggest gawin nyo to. So, paano po siya? Diba sabi ko kanina, nung nag-post ka sa Facebook, mayroong dalawang taong nag-inquire sa'yo. Yung una, nagpa-book ng ticket. Tapos yung pangalawa, nagtanong sa'yo kung paano yung negosyo na yan. Diba? Oh, nagtanong siya, paano yung negosyo na yan? Kung yung friend mo na yon na nagtanong sa'yo kung paano yung negosyo na yan, pag nagustuhan niya yung negosyo, tapos mag-avail siya sa system,
guys, bibigyan ka po ng company ng direct referral incentives na 1,000 pesos. 1,000 pesos, masaya na nga tayo sa libreng sabaw eh. Di ba? Masaya na nga tayo pag humihingi tayo sa mga inasal ng libreng sabaw. Dito pa kaya 1,000 pesos na ibibigay sa iyo ng company? Di ba? Saan tayo makakapulot ng 1,000 pesos? Sweldo nga natin na 8 hours natin pinagtrabahoan, hindi pa umabot ng 500 pesos eh. Di ba? Kaya ito, napakaganda. For example, kayan, sa dami ng yung friends, so ilan ba yung mga Facebook friends natin ngayon? Grabe, di ba? So sa dami ng yung friends, mayroon lang dalawa na nagkagusto sa system. Nagkagusto sa negosyo. Sa friend A, pagpasok ni friend A, meron siyang 1,000 pesos. At saka si friend B, pagpasok ni friend B, meron siyang another 1,000 pesos. So imagine guys, dalawang tao pa lang, automatic meron ka ng 2,000 pesos. Ang tanong, ilan ba yung friends mo? Kasi pag walang dalawang friends na maniniwala sa iyo about sa business po natin, guys, change your friends. Diba? Kasi walang maniniwala eh. Change your friends. Yan yung gawin natin. So, ito ang kagandahan po. Pagpalagay na lang po natin sa dami ng friends mo ngayon, merong 15 friends na niwala sa iyo. So, 15 friends times 1,000 pesos, meron kang 15,000 pesos. Ang good news po niyan, guys, unlimited po yan as many as you can. Diba? Unlimited as many as you can. Kung maramay kang friends ngayon, lalo na kung sikat ka na, nako guys, hindi lang 15,000 yung makukuha mo. Grabe pa. Diba? Yan yung tinatawag po natin na direct referral incentives. So, yung pangalawa, yan, yung tinatawag po natin na indirect referral incentives. Paano po ba yan, Sir Christian? Earn from your second generation down to your 10th generation. Okay, for example, yan, bibigyan ka po ng company ng 60 pesos. Paano po yan, Sir Christian? Oh, ikaw yan. Okay, meron kang friend, si friend A at saka si friend B. Okay? Possible din ba na si friend A at saka si friend B meron silang set of friends na magustuhan yung business? Very possible. Bakit? Kahit nga yung magkakambal eh, iba-iba yung friends, di ba? So, possible. So, for example, sa friend A, si friend A, meron pumasok si friend number one. Okay? Siyempre, si friend A yung nag-share nun, siya yung may 1,000 pesos. Pero since dahil sa'yo, si friend A nakapasok, meron ka pa rin incentives dyan, which is, meron kang 60 pesos. Okay? So, si friend number two pumasok, si friend A may 1,000, ikaw meron kang 60 pesos. So, si friend number 3 pumasok, si friend B may 1,000, meron kang 60 pesos. Si friend number 4 pumasok, si friend B merong 1,000, ikaw meron kang 60 pesos. Okay, guys. 60. Grabe, 60 po yan, guys. Up to 10th level generation po yan, ha. Imagine niyo lang po yan, oh. 10th man computation po yan. So kung yung friend mo na yan, na nagkaroon din sila ng dalawang friends, tapos meron kang 60-60, imagine, pagdating ng 10 month mo dito sa negosyo natin, meron ka na pala agad kikita, na kikita ka na pa agad, ka na pala agad ng 61,320 pesos sa kabila. Tapos sa kabila, another 61,320 pesos. Imagine, sino ba yung magbibigay sa'yo ng 60-60? Wala. Di ba? Bonus nga eh. 13 month nga eh. Pahirapan pa. Diba? So yan. So yan po yung tinatawag po natin na indirect referral incentive. So meron po tayong pangatlo. Yan. Which is yung tinatawag po natin na sales match bonus. Ano po yung sales match bonus? So ito po yung tinatawag natin na SMB. Okay? So yung SMB po ano, sa labas, nakakalasing. O to, dito po sa ating SMB po, nakakabaliw. Bakit po? For example, bibigyan ka po kasi ng company ng 1,500 na sales match bonus. So paano po ba yan, Sir Christian? Yan, ikaw yan. For example, ikaw yan. Kailangan mo lang po mag-create ng left team at saka right team. Kasi yung system po natin is binary. Binary which means dalawa. Binary, dalawa. Okay? So, left team at saka right team. Si friend A pumasok sa yung left. Si friend B pumasok sa yung right. Okay? Pagpasok ni friend A, may 1,000 ka. Pagpasok ni friend B, may 1,000 ka. Sabi ng system, na pag may ma-detect na papasok sa left, at may papasok sa right, mag-prepare siya. Bibigyan ka ng bonus. Okay, naditik ng system, may pumasok sa left, may pumasok sa right, 1-5. Imagine, sa dalawang tao pa lang pala, pwede ka na kumita ng
3,500 pesos. Dalawang tao, 3,500 pesos. Ang good news, ito lang po yung sabi ng system. Pag may papasok sa left, may papasok sa right, may pumasok ba sa left? Meron. May pumasok sa right? Meron. One time. May pumasok sa left, may pumasok sa right, one time. May pumasok sa left, may pumasok sa right, one time, one time, one time, one time. Imagine guys, 1,500 pesos. Ito yung guys, huwag nyo ituro sa, ano, ha, sa paralan. Kasi sa paralan, sa mga anak nyo. Kasi nangyari dito sa Cebu yan eh. Tinuro sa anak. Eh, na-question yung teacher. Bakit? Kasi sa eskwelahan, 1 plus 1 equals 2, diba? Eh, yung bata, laging sumasama sa opisina. Laging nakikinig ng orientation natin, offline orientation natin. Pumasok sa bata yung ano, isa sa left, isa sa right. Tinanong ng teacher, 1 plus 1, ang sagot pa naman ng bata, 1 time. Kaya, nagtanong yung teacher, oh, Jan, saan mo ba yan ano? Saan mo ba yan narinig? Doon po sa ano, ma'am? Sa negosyo po ng mama ko. 1 plus 1 daw po is 1.5. Na-confuse yung ano, yung teacher. Kaya tinawagan yung ina. Eh ngayon, yung ina is baliw. Nag-usap yung teacher. Nagustuhan din ng teacher. Kasi sabi ng teacher, ano ba yung sinasabi ng anak mo na 1.5? Sabi ng mama, ito po, teacher, ito, ganito, ganyan. Nagustuhan ng teacher, nag-abil din ng system. Grabe, ganyan po kaganda yung negosyo po natin, guys, di ba? So ngayon, yun. So since our po yung company po natin, nalalaki yung negosyo, so naglagay lang po siya ng safety net para di po malugi yung company natin. Okay, 60 pairs per day. Anong ibig sabihin nun? 60 na papasok sa left, 60 na papasok sa right. So kung 70 yan papasok sa left, yung 60 lang yung babayaran niya na pairing. Okay, so 60 times 1.5, so yung income mo dyan is 90,000 per day. Imagine 90,000 per day. Ako guys, di po talaga ako naniniwala diyan. Kung naniniwala kayo sa inyo, good luck. Pero ako nung nakita ko yung negosyo, hindi po ako naniniwala diyan kasi yung pinakamalaking pera lang po na nahawakan ko before ako nag-retire is only 13,500. Which is yun yung sweldo ko. Nung nagtatrabaho ako 13,500. Yun lang yung pinakamalaking pera na nahawakan ko. Pero kaya nung pinakita yung sa atin yung negosyo na 90,000 per day, hindi po talaga ako naniwala dyan. Good news. Nangyari na po siya. So ibig sabihin, totoo pala talaga. Nangyari na po siya sa Manila. Okay? So, what if kaya guys? What if kung mangyari siya everyday? Times 30 days. Potential income mo sa yung pinalabas na 14,998 is 2.7 million per month. Imagine 2.7 million per month na ko-learn. Kahit maka-ano ka na lang yan, maka 10%. Magkano ba yung 10% dyan? 270,000? Para sa iba, malaki pa rin yan eh. O 1% na lang. Kano ba yung 1% dyan? 27,000? 27,000? Okay na yun. Sobrang okay na yun. Yung iba nga, di pa umabot dyan, di ba? Ito, 27,000. O, pangkapi-kapi na yun. O, bili ka ng isang sakong kapi sa Starbucks niyan, di ba? So, yan. Grabe po yan. Yan yung sales match bonus po natin. Ang good news, guys. Meron pa po tayong pag-apat. Yan. Yan po yung tinatawag po natin na residual income. Yan. Ano po ba yung residual income, Sir Christian? Yan po yung tinatawag po natin na early pension. Okay? Pension. Normally, nagpe-pension tayo at the age of 60. Di ba? Nagtrabaho tayo ng 30 to 40 years. Nag-resign tayo 50 to 60. Pag 60 natin, nagpe-pension tayo. Ngayon, maganda sana yung pension na yon kung nag-retire ka dahil nagpahinga ka. Eh, problema kung nag-retire ka dahil nagkasakit ka, napupunta lang sa medicine. Di ba? So ngayon, dito po sa atin, ang good news niyan, ako po, batang-bata pa po ako yan. Actually, I'm 29 years old. Ang good news niyan, hindi ko na pa kailangan ng maghintay ng 60 years old para magka-pension. Kasi kahit 29 years old pa lang po ako, meron na po akong pension po sa Unipine. Yan po yung tinatawag po natin na residual income. Yan. So, paano siya? Okay? Earn in every transaction that has been done under your organization from second generation to 10th generation. Okay? For example, yan. So, yung mga business partners natin, nabayad sila ng bills, meron kang 50 cents.
yung mga business partners natin, nagpadala sila ng pera, meron kang 1 piso. Yan, nag-insurance, may 1 piso, nag-airline ticketing, 10 pesos. Pag international, 25 pesos. Okay? So, paano ba yan? Yan. So, for example, ikaw yan. Diba? So, meron kang left team, meron kang right team. Yan. So, nabuo mo yung grupo mo, trinabaho mo yung negosyo kasi nagustuhan mo yung negosyo, nagustuhan mo yung concept ng residual income natin, na kung saan kahit hindi na ikaw yung nagtatransact, pero kumikita ka pa rin. Yan. So, for example, meron kang business partners, nagbayad ng Meralco, meron kang 50 cents. Meron kang another business partners, nagbook ng domestic ticket, meron kang 10 pesos. Meron kang business partners, nagpadala ng pera sa Western Union, meron kang 1 peso. Nagpadala ng pera sa Cebuano, up to 1 peso po yun guys ha. So yan, sa PLDT, nagbayad ng bills, meron kang 50 cents. Sa Beko, sa dito sa Cebu, na electric, meron kang 50 cents. Nagbook ng international, meron kang 25 pesos. Imagine po yan guys. Imagine mo yung sarili mo na everyday meron pumapasok sa iyo na income na kahit hindi ka rin naggamit ng system. Ganun po yung ano, kung pamilya po kayo kanina, kung na-remember nyo pa yung story ko kanina about McDo, na kung saan ang ginawa ni Ray Kroc, nagpa-franchise sa system, na kahit hindi na si Ray Kroc yung nagbabantay doon sa tindahan, pero every time na may bibili doon sa McDo na yun na branch, si Ray Kroc kumikita. Ganun po yung system po natin. Kaya sabi ko nga eh, yung system na yun, yun yung ginagamit ng system natin dito sa Unify. Which is ito yung tinatawag po natin na law of leverage system, which is residual income. Na kahit hindi na ikaw nag-transact, yung mga business partners na natin yung gumagamit ng system nila, meron kang income. Ganun po kagrabe yung residual income po natin. Okay? So ngayon, residual income. Imagine mo na lang, imagine mo, 3 to 5 years from now. Grabe, 3 to 5 years ayan guys ha. Imagine 3 to 5 years from now. Nakakate ka po sa left team mo ng 5,000 katao. Sa left, yan, at saka 5,000 katao sa iyong right. So, 3 to 5 years from now guys ha. Malayo pa po yan, 3 to 5 years from now. Nagtrabaho nga tayo ng 30 to 40 years, di ba? Tapos walang nangyari. O, ngayon dito, 3 to 5 years from now lang. Okay? So 3 to 5 years from now, alam niyo na yan. 3 to 5 years from now, 5,000 sa left, 5,000 sa right. So 1,000 katao. Okay? So 1,000, 10,000 katao. So 10,000 katao. Yung 10,000 katao, may sariling system. Tama? Magbabayad ng bills. Okay? Okay. 10,000 katao, magbabayad ng bills. Ano ba yung common bills sa bahay? Tubig, kuryente, internet. Yung iba, may mga credit card pa yan, mga school, mga insurance pa. Diba? Marami. So, pagpalagay na lang natin guys, tatlong bill. Tubig, kuryente, internet, or wifi. Kasi sabi nga nila, pag walang wifi, walang buhay. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, napaka-importante na meron tayong wifi. Okay? So, yan. 10,000 times 3 bills times 50 cents na residual income mo. Imagine. Pwede pa lang kumita ng 15,000 pesos sa loob ng isang buwan. Guys, yung pinag-usapan po natin tatlong bills dyan, bills lang po yan ng mga business partners natin. Hindi pa po dyan kasama yung bills. Di ba nagninegosyo sila? Di ba kaya nag-avail sila ng negosyo natin para magnegosyo sila? Para mag-accept sila ng bills ng mga neighbors nila? Guys, yung computation po natin na 15,000 na income mo, sariling bills pa lang po yan nila. Hindi pa yan kasama yung bills ng mga kapitbahay nila. Imagine mo na lang yan. Diba? O, pagpalagay na lang po natin sa ticketing yan. Diba? Sa ticketing meron tayong 10 pesos. 10 pesos times 10,000. Nag-book na lang yung 10,000 mo na downline ng isang ticket sa loob ng isang buwan na lang. O, meron kang 100,000 pesos. Imagine 100,000. One way lang yun ha. Ewan pa, paano kung balikan pa yun? 100,000 pesos. Domestic yun. Hindi pa kasama international. E paano pagkasama pa yung international? Diba? 250,000. Balikan, 500,000. Residual income. Piso-piso. Gis-gis. Guys, ganun po kagrabe yung residual income po natin. Kaya dito po talaga kami nababaliw eh. Grabe. Nababaliw po talaga kami dito. Pag malagay, imagine nyo lang guys ha, itong cellphone ko. Ito, pangalawa ng cellphone ko. Pero yung cellphone na sinundan po nito, kinuha ko po siya sa ating sister company na which is Quick Financing. Okay? So yung cellphone na yun, binabayaran ko po sa sister company natin ng
1,000 plus sa loob ng isang linggo, every week. Imagine mo yun. Natapos ko siyang bayaran isang taon yun eh. 1,000, 1,000. Residual income lang yun. Residual income lang yung pinangbayad ko dun every week. Grabe. Kung sabi ko, grabe talaga yung residual income. Diba? So ngayon, hindi pa kasama insurance yan. Mag-purchase na lang yung sariling insurance nila every year. Every year na lang kasi personal insurance nila. Renew natin every year yan eh. Meron kang 10,000 pesos. Diba? Grabe. So ngayon, hindi pa kasama yung remittance. Padala na lang ng pera. Isang beses na lang sa loob ng isang buwan. Pero normally yung mga Pinoy, lalo na nasa mga abroad, nasa ibang lugar, hindi lang yan isa, dalawang beses magpadala ng pera. Minsan tatlo, apat na beses pa. Diba? 10,000 pesos. Imagine yan yung kikitain mo, residual income. Grabe guys. Kaya, nako, ako sa inyo guys, simulan nyo na po yung negosyo po natin kasi napakaganda po ng negosyo natin. So yan. So, Sir Christian, napakaganda po ng negosyo na pinakita mo. Paano po mag-join dyan? Okay? So, paano po tayo mag-join yan? Fill up lang po kayo ng application form either sa cashier po natin or yung sponsor nyo po. Bibigyan po kayo ng application form. Tapos, yung franchise payment nyo po, pwede nyo po yung deposit sa bank account ng company or over the counters or yung may mga, yung mga sponsor ninyo, may mga kilala yan na, mga hub owner, yan. Tapos, pwede 2 valid ID lang po yung government ID yung kailangan, yung clear copy po ha. Yan. So, yan lang po yung kailangan para po magsimula sa negosyo. Sobrang dalila po para magsimula sa negosyo po natin. Okay? So, saan ba tayo pwede mag-deposit? Yan. So, yan po yung video account po ng company. Yan. Sa, dyan po kayo sa baba ha. Yan pong for PNs or product purchase. Dyan po kayo. Tapos, yan po yung sa security bank naman. Okay? So, yun lang po. Grabe. Congratulations po. Yun na po yung natin. Napakagandang negosyo po natin.